sabi ko nga sa inyo, diba, sa perfume, lahat ng age ay matatarget natin. So, mula sa kids, meron tayong scent ng kids collection. Sa mga teens, eto na yung ating mga scent, Victoria's Secret and yung Bath and Body Works. Mga, yung mga amin ko, mga refreshing talaga eh, diba? Ganun yung mga amin ng mga, ano, yung mga high school, yan. Ng mga nasa college, yan. Yung mga nasa teenage, ganyan. Tapos, sa mga adult na, eto na yung ating mga perfume, no? Yung ating UD perfume. Hello! Kamusta mga kasuki? So, ayan. Ang video natin ito, mag-unbox tayo ng mga gamit natin sa ating pagtitinda ng ating mga pabango. So, yung nauna nating mga biniling mga basyo, mga bote, no? So, sa ngayon, ubus na siya, as in, sold out na lahat, no? Yung mga ilang piraso natin na bote, yung mga maliliit, no? So, ubus na siya. Kaya ngayon, dahil may panibago tayo ulit na mga order at para maibigay natin yung kanilang mga order. So, order na ulit tayo ng mga bagong bote. So, unbox natin siya guys. So, ayan. Nakakatuwa dahil, ayun, ang liwanag na ng ating ilaw. Shout out sa aking sweetheart. Salamat sa pagbili niya ng ating malaking ring light, no? Ayan. Yeah. So, ang una kong nadukot ay itong ating mini funnel. So, last time, umorder ako ng mini funnel. At ngayon ay nag-additional ulit ako ng mini funnel dahil nga magdadagdag pa ako ng another scent. So, ayan. Oops. Nalaglag. So, ayan. So, thank you sa ating seller. Sobrang secure na secure ang ating mga item, no? Sobrang balot na balot talaga ng bubble wrap. So, ayan. So, nag-add ako ng additional na mini funnel. So, 2, 4, 6, 7. 7, wow! Ang galing naman. Thank you sa ating seller. 6 lang yung in-order ko na mini funnel at yun. Meron tayong free na isa pa. So, 7 na yung ating dagdag na mini funnel. Thank you sa ating seller. Yan. May free pa tayong isa pang funnel. Tapos, ayan. So, ito yung aking additional order. Yan. Dahil yung mga nauna kong bote ay ubos na. Yan. So, nakakatuwa itong ating bagong sideline, no? Kasi hindi mo na kailangan masyadong mag-sale stock. So, ang technique natin dyan, no? Kung gusto nyo magbenta ng pabango, gamitin nyo muna sa sarili nyo. At yun, pag may nakakausap kayo, sila na yung mismo makakaamoy. At yun na yung time na pwede nyo isingit na, yun, nagbebenta ka ng pabango. So, yun ang aking naging technique, guys. At yun, naging effective naman siya. Yeah. So, ayan. So, ito yung ating mga bote. Ayan. So, ito yung ating clear glass bottle. Ayan, ganyan lang siya kaliit. So, ito ay 10 ml. Ang laman niya ay 10 ml. Binibenta ko po ito ng 50 pesos sa 10 ml. So, ito yung parang trial nila, no? Kung may nagustuhan silang scent, bili muna sila ng maliit at pagka okay na sa kanila yung scent, so, sila na yung magpapasya kung gusto ba nila ng iba pang scent or gusto na nila ng mas malaking bote. So, maganda na kapag nagsisimula ka sa ganitong negosyo, so, start ka muna sa maliit para matest nila, no? Pero maraming, siguro mga 1 week na siguro nila itong magagamit, no? Depende sa lakas nila sa pag-spray, no? Nung paggamit na ng pabango. So, ayan, 10 ml ang kanyang magiging laman at naibibenta ko siya ng 50 pesos. Tapos, yung ganito namang bote, yan, mas maganda siya, mas eleganteng tingnan. Ito ay gradient bottle. Ayan, two-tone siya. Ayan, gradient bottle. So, sa ganitong bote naman, ang laman niya ay 10 ml din. Kung ito ay binibenta ko ng 50 pesos, ito naman ay binibenta ko ng 55 pesos. Kasi, yun, so, medyo mas mahal ito kumpara sa ganitong clear bottle, no? So, ayan, guys. So, ayan ang ating mga bote, no? Ating mga
10 ml. So, sa 10 ml glass bottle, na ibebenta mo na siya ng 50 pesos. Ayan. So, eto pa yung iba pang mga bote. Ayan. So, iba-ibang kulay yung ating kinuha. Kasi parang ang tekniko naman, no, kapag ka pang lalaki, yung scent, syempre, sa kulay pang lalaki ko siya inilalagay. Tapos, kapag ka, ayun, so kapag nagbebenta tayo ng pabango, kailangan siguruhin natin na hindi tayo nauubusan ng stocks. So, syempre, sa unang benta natin, no, makikita natin yung galaw, no, kung ano ba yung mas mabenta, yung mas maliliit na bote o yung mas malalaki. So, kapag nakita mo na mas mabenta yung mga ganitong klase ng bote, yung mga maliliit, so, kailangan lagi kang may stock para once na nagsabi sila, agad-agad kinabukasan or meron ka na agad maibibigay sa kanila na sample or order nila. Yung para hindi na magbago yung isip nila. So, yun yung magandang technique kapag ka, nagbebenta tayo ng pabango. So, ayan. So, ayan, meron tayong blue. And guys, meron tayong blue. Ayan, may lima tayong clear bottle na blue, tapos may isang gradient bottle na blue. Ayan, tapos may limang violet, tapos isang red na gradient bottle. No? Tapos lima ulit na orange, tapos isang pink na gradient bottle. At green. Yun. Tapos meron tayong green. Limang green. Tapos may isa rin gradient bottle na green din. So, ayan. Dun sa gradient bottle, 5 pieces lang yung in-order ko kasi medyo mas mahal siya kumpara sa ordinary glass bottle, yung clear bottle. At syempre, no, dahil nga ang concept natin dito is yung pagtitipid. So, may ibang mga customer na wala silang pakialam sa itsura ng bote. Ang mahalaga sa kanila is yung laman. So, ayan. So, ayan. Meron tayong pink. Yan. Tapos meron tayong all white. Yan. So, ito ay yung frosted. Yan. Meron din siyang frosted bottle. Wait lang. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Wait lang ah. So, meron tayong... Ay, buksan mo nga ito dito. Lang. Parang ang bait ng seller natin ngayon. Ang order ko ay lima lang na gradient bottle. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, lima lang yung ating order na gradient bottle at may free tayo ulit na isa. Ayan, binigyan niya ako ng, ang tawag dito ay frosted bottle. So, ayan. So, ang tawag dito guys ay frosted bottle, 10 ml. Binigyan niya ako ng free. Ayan, thank you kay ating seller. So, ayan, tatlong klase yung ating glass bottle ngayon. So, ayan, binigyan niya ako ng sample. Free lang. Ayan. So, papakita ko sa inyo, guys. Limang ganito yung aking order. Ito ay gradient bottle. Tapos, limang kulay din nito, no, ng clear glass bottle. Plus, may free tayo na, yan, frosted bottle. So, ang tawag dito ay frosted bottle. So, ayan ang pagkakaiba nilang tatlo. So, kung mapapansin nyo, may kaibahan sa height. So, itong dalawa ay parehas tong 10 ml. Ito ay 12 ml. So, ayan, binigyan tayo ng idea ng ating seller na available din sa kanya ang 12 ml na frosted bottle. So, ayan. So, next time, order na rin tayo ng ganito. So, again, thank you sa ating seller, no? Ng ating mga basyo ng pabango. So, meron tayong free na isa. Ang free niya sa atin ay isang mini panel at isang frosted bottle. So, ayan. Thank you sa ating seller. Ayan. Ano, isa lang. Biligyan niya ako ng isang ganito. Ano, kasi sa isang pack, 6 laman, eh, tagpa 5 lang yung order ko. Doon niya siniksik yung mga gradient bottle. Eh, 5 lang yung order ko na gradient bottle. Ayan. Ang bait ng aking seller. So, thankful tayo, nakatagpo tayo ng mabait na seller ng ating mga bote. So, ayan. So, nakapag-unbox na tayo ng ating mga maliliit na bote, gamit, no? Nagagamitin natin sa ating pabango. So, next naman natin i-unbox ay yung ating mga additional order na pabango. So, ayan.
So, kanina, mga bote, ngayon naman ay yung perfume na. Yan, ito yung ating mga perfume. So, ayan, secure na secure ang ating perfume. So, buksan na natin. So, after ko mag-unbox mamaya, naglalagay na tayo ng mga in-order sa atin. Dun sa ating seller ng perfume, sa kanya naman ako umu-order ng mga ganitong klase ng PET bottle. So, yung ating PET bottle ay 40 ml. So, ang nilalagay natin sa kanya ay yung ating Uniqlone. Ayan. So, eto naman yung ating dito ka nilalagay yung mga ayan Uniqlone. So, ito naman, yung Uniqlone, no, ang benta ko naman sa kanya, dahil nga ito ay 40 ml, ang benta ko naman sa kanya ay 60 pesos. So, 40 ml na Uniqlone, 60 pesos. At ang mga scent niya ay Nenuko, Angel's Breath, at saka Baby Fresh. Ayan. So, yun yung tatlong scent ng ating Uniqlone. At ito ang kanyang lalagyanan. Okay. So, yung isa yung seller ko ng perfume at saka ng bote ko pagdating sa Uniqlone. Plus, umorder din tayo ng additional na vial, no, tester. Kasi nga, dahil nga mag-aalok-alok pa tayo, no, mas maganda na meron pa tayong mga additional na tester. Ayan, gaya nito. So, yung ganitong kalaking bote ay may 3 ml. Ayan, 3 ml siya. Oops. Ayan, 3 ml yung ganitong bote. Ayan, so, ito yung nilalagyan natin ng perfume para kapag inalok natin sa ating mga customer, ito yung naamay-amay nila, tapos natatesting-testing nilang ganon, yun. Ayan. So, kumuha pa tayo ng additional. Tapos, again, yan, thankful ulit ako sa ating seller kasi yon every time na umu-order ako sa kanya ng perfume, hindi niya ako kinakalimutan na bigyan ng another tester. Yon. So, ang binigay niya sa aking scent ngayon na free ay buksan natin. Binigyan niya ako ng Victoria's Secret Pure Seduction. So, ayan yung binigay niya sa aking free tester sample ng ibang scent. So, amoyin natin kung ang higpit. Ayan. Matamis yung kanyang amoy. So, ayan. So, alam naman natin, no, si Victoria's Secret ay yun. So, karaniwan yung kanyang scent ay nasa sweet side. So, ayan. Pure Seduction. Victoria's Secret. So, again, thank you po sa ating seller ng perfume. Sa kanyang free scent item. Ayan. Tapos, eto na yung ating additional na scent. So, noong nakaraan, meron tayong 10 scent ng perfume. Ngayon po ay nagdagdag ako ng Banana Republic. Ayan. Mabango yan, di ba? Banana Republic. Mabango yun kasi yung basta may naamoy na ako, mabango yun, alam ko. Yung Banana Republic. So, ayan ay ating bagong scent, additional, Banana Republic. Tapos, meron din tayo Moon Sparkle Escada. So, ayan. Moon Sparkle Escada. Tapos, meron din tayong additional na Eclat. So, dahil sa ngayon, ang ating bestseller ay Eclat. So, nagpa-additional ulit ako ng another Eclat. Dahil mauubos na yung aking stock ng Eclat. Tapos, additional ulit ng another scent, Christian Dior Poison. So, ayan yung Poison.
Tapos, meron din tayong, ayan, ito yung may order sa akin. Nag-order siya sa akin ng Lacoste Touch of Pink. So, ayan, maibibigay ko na ang kanyang order. Ayan. So, amuyin natin. Noong nakaraan, wala to sa aking ano eh, sa aking mga in-order. Tapos, yun, nagtanong siya sa akin kung meron daw ba akong ganong scent. So, kompleto yung aking supplier ng mga scent. Ay, ang bango nga. Lacoste Touch of Pink. Ayan. So, ayan. Tapos, yan, meron pa tayong iba. Ayan. So, meron naman tayong Eau de Cologne. Ayan. Meron tayong additional. Ayan. Familiar ba kayo sa Bath and Body Works? Ayan. Cucumber Melon. So, ayan. Sabi ng mga kasama ko, mabango din daw yan. Ayan. Yan yung mga request nila. Bath and Body Works, Cucumber Melon. Tapos, meron din tayong Sweet Pea. So, ayan. Sweet Pea. Tapos, meron din tayong Victoria's Secret. At, ang in-order natin ay yung bestseller na Amber Romance. So, ayan. So, ang maganda dito, kapag nagnegosyo tayo ng perfume, magsisimula ka sa simula ng mga ilang perasong scent lang. Tapos, mula sa mga customer mo, kailangan marunong kang makinig sa kanila kung ano yung mga suggestion nila para pang-additional mo sa iyong mga susunod na scent. So, gaya nito, lahat ng mga additional scent natin ay yung kanilang mga request. So, kaya sila nagre-request, ibig sabihin na amay na nila, no? Kasi sa totoo lang, yung mga unang scent natin, based lang yon sa mga nagamit ko na. Siyempre, kapag ganun, ang unang-una mong ibebenta ay yung mga nagamit mo ng scent. So, sa pangalawang, sa next batch natin ng pag-order, ito yung mga nanggaling na sa kanila. So, ibig sabihin, may chance at sure na bibili sila. Yun. Kasi nagamit na nila. So, ayan, again, Touch of Pink, Lacoste, tapos Banana Republic, tapos Poison. So, ayan. So, yung Christian Dior Poison. So, ayan. Yung ating additional scent. Tapos, Moon Sparkle Escada. Tapos, yung additional natin ng Eclat. So, sa perfume, meron tayong apat na additional. So, total natin, meron na tayong 14 na perfume scent. Tapos, additional natin sa Eau de Cologne. So, nung una, meron tayong Kids Collection. Yung tatlo na Nenuko, Angel's Breath, and Baby Fresh. So, ngayon naman, meron tayong Bath and Body Works. So, ayan. Kung di ako nagkakamali, ang may mga gusto ng mga ganito karaniwan is yung mga teens, no? Sila yung mga mahihilig sa amoy ng matatamis. So, ayan. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, diba, sa perfume, lahat ng age ay matatarget natin. So, mula sa kids, meron tayong scent ng Kids Collection. Sa mga teens, eto na yung ating mga scent. Victoria's Secret and yung Bath and Body Works. Yung mga amoy nito, mga refreshing talaga eh, di ba? Ganun yung mga amoy ng mga ano, ng mga high school, yan. Ng mga nasa college, yan. Yung mga nasa teenage, ganyan. Tapos, sa mga adult na, eto na yung ating mga perfume, no? Yung ating Eau de Parfum. So, ayun lang guys, no? Tapos na yung ating unboxing. At, yon, kung may mga katanungan kayo, so, nakakatuwa na yon. Meron akong page, no? May nag-inquire na sa akin na isa sa aking FB page. Basta taga ano siya eh, parang nasa Davao, parang ganun.
So, nagtanong siya sa akin, na-inspire daw siya sa aking video. So, nasa bahay lang siya and why not, no? Extra income. So, tinanong niya nga kung saan siya pwedeng bumili ng mga ganitong set ng perfume. So, ayan, kung may mga katanungan kayo guys, pwede niyo po akong i-follow sa aking FB page, no? At May Cuare Camacho. Yan, search niyo lang po yan. Tapos, ayan, so, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe sa aking channel kung gusto niyo pa po ng mga ganitong klaseng video, no? Mga pang extra income. Ayan. So, kung gusto niyo mag-resell ng ating mga pabango, pwede niyo rin po akong kontakin. Ayan. So, ayan lang guys.